Hello po, isang pinagpalang araw ng Linggo. Ngayon po ay huling araw ng January 2021. Sobrang bilis ng araw, sobrang bilis po ng panahon, di po ba? Na matatapos na naman itong January 2021. Next year na naman natin makikita si January. So, alam niyo po, masasabi natin na ang January ay punong-puno po ng challenges, di po ba? Na tayong lahat ay dumanas ng iba't ibang pagsubok ng buhay. Hindi lamang po ito sa aspeto ng ating financial, kundi maging sa ating emotional, sa ating mental, sa ating physical. Napakarami po nating mga pagsubok na pinagdadaanan everyday. Pero alam niyo po ba, sabi nga, count your blessings. Gaano man po kaliit yan, dapat mas nakikita po natin ang mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. No? Dapat po mas lagi nating isipin kung ano po yung mga kapakinabangan or mga mabubuting bagay na atin pong natatanggap at ibinibigay po sa atin ng ating Diyos. Katulad po ng ating paggising ng maluwalhati every day, di po ba, na talagang tayong lahat ay binibigyan ng Lord ng panibagong pag-asa at pagkakataon na tayo po ay mabuhay sa pamamagitan po ng kanyang mayamang biyaya para po sa ating lahat. Ngayong umaga, nais ko pong i-share sa inyo dito po sa ating ayudang spiritual, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa Salmo o Awit chapter 145. Napakaganda po na simulan po natin ang araw na ito sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay awit ng pagpupuri. Sabi po dito, ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Amen. Pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Amen. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. Pagbubulay-bulayan ko ang inyong kadakilaan at kapangyarihan at ang inyong mga kahangahangang mga gawa. Ipamamalita ng mga taong inyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. At ipamamalita ko rin ang inyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng inyong kabutihan at aawit sila ng may kagalakan tungkol sa inyong katwiran. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Pasasalamatan ko kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan. Ipamamalita nila ang inyong kapangyarihan at ang kadakilaan ng inyong paghahari. Upang malaman ng lahat ang inyong dakilang mga gawa at ang kadakilaan ng inyong paghahari. Ang inyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Tinutulungan niyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga nanghihina. Amen. Ang lahat ng nilalang na may buhay ay umaasa sa inyo at binibigyan niyo sila ng pagkain sa panahon kailangan nila. Amen. Sapat ang inyong ibinibigay at sila'y lubos na nasisiyahan. Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng inyong pamamaraan at matapat sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Ibinibigay niyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Pinapakinggan niyo ang kanilang mga daing at inililigtas niyo sila. Binabantayan niyo ang mga umiibig sa inyo, ngunit ang masasama ay lilipulin ninyo.
Pupurihin ko kayo, Panginoon, ang lahat ng nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Again, pupurihin namin kayo, Panginoon, ang lahat ng nilikha ay magpupuri sa inyo magpakailanman. Amen. Karapat dapat pong papurihan. Karapat dapat nating purihin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Karapat dapat nating pasalamatan ang ating Diyos sa lahat po ng season ng ating buhay. Tayo man po ay ngayon inakararanas ng pandemic, marami po ang mga nagdurusa, marami ang nahihirapan. Ngunit hindi po ito hadlang upang tayo ay magbigay ng ating papuri, pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. All the more na tayo po ay mas lalong maging mapagpasalamat, mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Ito po ang panahon na kung saan na tayo po ay ginigising ng ating Diyos, ang ating buhay espiritual, na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, sapagkat wala po tayong ibang pwedeng asahan na tutulong po sa atin, kundi ang Diyos po lamang. Siya po ang gagawa ng lahat ng kaparaanan, kikilos po siya sa ating mga buhay, gagawa ang Diyos ng unlimited na himala, gagawa po ang Diyos ng mga bagay na hindi natin kayang unawain, sapagkat ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Ang sabi nga po dito, ibinibigay ng ating Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. No, kung ano po yung mga dalangin natin, kung nakikita po ng Diyos na tayo po ay mayroong banal na pagkatakot sa Kanya, wala pong dahilan ang ating Diyos upang hindi po niya ibigay ang lahat po ng ating hinihingi, ang lahat po ng hinihiling natin sa Kanya. Kung ito po ay Kanyang kalooban, ipagkakaloob po niya ito. Kaya napakahalaga po ang may banal na pagkatakot sa ating Diyos. Sabi niya, binabantayan ang mga umiibig sa ating Diyos. Binabantayan po ng Lord. Alam po niya ang tao kung sino po ang tunay na umiibig po sa Kanya. At nandun po ang Kanyang pagbabantay. Ang sabi po ng Lord, mahalin natin siya higit sa lahat. Number one po na ating mamahalin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan po ang unang utos na ibinigay po niya sa atin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all our minds. Mahalin po natin ang Diyos. Siya po ang dapat una sa ating mga buhay. Siya po ang dapat na inuuna natin. At napakaganda po ng pangako po niya in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kaya po sa inyong pagising sa umaga, nawa ang video po na ito, ang ating spiritual, ang ating ayudang spiritual po, ay bigyan po natin ng panahon na tayo po'y makapakinig at makisabay sa panalangin sa video pong ito, sapagkat ito po ay tanaw ng ating Diyos, kung siya po ba'y ating inuuna, kung pinapakinggan po natin ang Kanyang salita, at atin po bang tinutupad at ginagawa po. At isinasapamuhay kung ano po ang Kanyang salita na atin pong pinagbubulay-bulayan. Inaanyayahan ko po kayo na manalangin sa umagang ito, araw po ng Linggo, araw ng panambahan, eksakto po, tayo po ay magbibigay ng ating papuri sa ating Diyos, sasambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan, ito po ang Kanyang nais, kaya tayo po ay yumuko at pumikit at manalangin. Father God in heaven, we praise you and we thank you, Lord. Truly that you deserve all the highest glory, honor, and praise, O God. Lord, we come to you right now, O God. We bow down before you, asking God for your forgiveness. Forgive us, Lord, for all the sins we have done. Sinasadya man namin, Panginoon, o hindi, ang mga kasalanan ito, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. At amin pong inaangkin sa oras na ito, Lord, na sa aming paglapit po at pagpapakumbaba sa inyo,
Lord, kami ay pinatawad na po ninyo at nilinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Salamat ng marami sa isang araw ng Linggo, Panginoon, na kung saan ito ang araw na itinalaga mo upang kami ay magbigay ng aming papuri, ng aming wagas na pagsamba, pasasalamat, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sambahin, karapat-dapat kang purihin, itanghal, itaas sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad, wala kang kaparis, at wala pong bagay na imposible sa inyo, Lord. Maraming marami pong salamat. Samahan niyo kami sa maghapong ito, Panginoon. Ito ay araw ng aming pamamahinga. Lord, nais po namin ang kalapitan po ninyo sa aming buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na mas maging malalim pa ang aming pananampalataya, makilala ka pa namin, Lord, sa Bibliyang kaparaanan. Maraming maraming salamat sa inyong salita. Salamat po ng marami sa pagtugon sa mga panalangin po namin. Salamat ng marami, Panginoon, inaalis mo ang mga anumang hadlang, ang anumang mga kabigatan sa aming mga buhay ay patuloy na inaalis mo, Lord. Pagharian niyo po ang buhay namin. Inaamin namin, Panginoon, na kapag ang buhay namin ay ihiwalay po sa inyo, sadyang kay hirap, sadyang hindi namin kakayanin, Panginoon. Lord, we want na ang puso namin, Panginoon, ay laging konektado sa puso po ninyo. Help us, Lord, na kami po ay magkaroon ng banal na pagkatakot po sa inyo. Help us, Lord, na mahalin po kayo higit sa lahat, una sa lahat. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Remind us, O God, na kami po, Panginoon, ay unahin ka namin sa bawat pagising namin, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pagpalain mo po ang araw na ito. Pagpalain mo kami, maging ang mga mahal namin sa buhay, kasama man namin sa aming mga bahay o hindi, Lord, abutin mo po silang lahat. Hipuin mo silang lahat, Panginoon. Magkaroon po sila ng pinagpalang araw. Maabot, Panginoon, ang mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay. Abutin mo po, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming palabigasan, maging ang aming mga inumin, lahat-lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob sa amin. Pagpalain mo po ang aming kalusugan, pagpalain mo, Panginoon, ang aming spiritual na buhay. Maraming marami pong salamat. Sa inyo lamang namin ibinibigay, Lord, ang lahat ng aming papuri. Lahat ng aming pagsamba tanging sa inyo po lamang. We love you, Lord. We honor you. We praise you. We bless your name, O God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming marami pong salamat muli sa lahat po ng sumabay sa panalangin at nakinig ng salita ng ating Diyos. Maraming maraming salamat po dito po sa ating ayudang spiritual, no, na atin pong ibinibigay every day po. Maraming maraming salamat. Muli po, pagpalain po ng Diyos ang inyong mga buhay. To God be all the glory and God bless us all.